Napabuntong hininga na lamang si Cora pagpasok sa kwarto ng kanyang mga anak. Pareho naman ang ginawa niyang pagpapalaki sa kambal na sina Laura at Violet. Subalit sa kabila nito ay magkaibang magkaiba sila ng ugali, maging ng pananaw sa buhay. Maging ang pakikitungo nila kay Cora ay magkaiba rin. Si Laura ay makasarili, masama ang ugali, tamad, mahina sa klase, madalas mapaaway, at bukod pa rito ay palagi rin siyang nagde-demand ng kung ano-ano mula sa kanyang ina. Si Violet naman ay mahiyain, mabait, magalang, masipag mag-aral at higit sa lahat, palagi siyang tumutulong sa mga gawaing bahay, habang si Laura ay naroon sa labas, nakikipag-party sa kanyang mga kaibigan. Lahat ng responsibilidad ay iniasa niya sa kapatid. Nasanay na si Helen sa ganitong senaryo. At ngayon nga, pag-akyat niya sa kwarto ng mga ito, naabutan niyang nagbabasa si Violet. Malinis ang kwarto nito pero nang igala niya ang paningin sa kwarto ni Laura ay nagmistula itong isang basurahan sa dami ng dumi at kalat. Walang pakialam si Laura. May katext ito sa cellphone habang nakasuot ng headphones. Ilang beses tinawag ni Cora si Laura pero hindi siya naririnig nito. Ilang sandali pa ay nilapitan niya ito upang tanggalin ang headphones. Laura, tumawag na naman sa akin ang tutor mo. Ayon sa kanya, isang linggo ka nang hindi umaattend sa klase. Hindi ka ba nahihiya? Ang laki ng perang ibinabayad ko sa kanila. Papaano kanyan makakapag-college kung ganyan ang ginagawa mo? Galit na wika ni Cora. Sino bang nagsabi sa inyo na mag-aaral pa ako? Gusto ko nang magpakasal kay Paul. Naiiritang sagot ni Laura. Napailing na lamang si Cora sa sinabi ng anak. Kasintahan ni Laura si Paul. Nag-aaral na ito sa kolehiyo at kumukuha ng kursong engineering. Kahit tutol siya sa relasyon ng dalawa ay wala namang pakialam si Laura. At papaano naman kayo mamumuhay? Sinong tatanggap sa'yo kung hindi ka naman nakapagtapos ng pag-aaral? Muling tanong niya sa anak, pero umiwas lamang ito sa kanya. Mabilis na lumipas ang mga buwan. Nakapag-enroll si Violet sa isang sikat na university at nakakuha pa ng full scholarship dahil sa mataas na grado. Na-offeran din siyang tumira sa dormitory ng libre. Proud na proud si Cora sa kanyang anak na si Violet. Ngunit nalulungkot naman siya para kay Laura. Pagka-graduate ng high school ay sumama na ito kay Paul. Balak nilang magpakasal kapag sumapit na ang kanyang 18 taong kaarawan. Sa mga unang buwan ay masaya sila, pero hindi nagtagal ay pagsisisihan niya pala ito. Dahil nag-aaral pa si Paul sa college kaya ang kinikita niya sa pagpa-part-time job ay hinahati niya pambayad sa mga bills at renta sa maliit na apartment. Lumipas ang isang taon ay nagpakasal na si Laura at Paul. Hindi nila in-invite si Violet at Cora sa kagustuhan na rin ni Laura na huwag nang ipaalam sa kanyang pamilya. Hindi nagtagal ay nagkaroon na sila ng anak. Huminto na rin sa pag-aaral si Paul dahil mas pinili niyang mag-full-time job. Masinsinan niya rin kinausap si Laura tungkol sa apartment ni Cora. Para sa kanya, unfair naman kung mag-isang nakatira sa malaking bahay ang kanyang biyanan habang sila ay nagtitiis magrenta sa maliit na apartment. Iniisip ni Paul na kapag ibinenta ang bahay ni Cora ay siguradong malaking halaga ang makukuha nila. Pwede na silang lumipat sa mas malaking apartment at makabili ng gusto nila. Palagi niyang sinasabi kay Laura ang mga bagay na ito. Kaya naman, hindi nagtagal ay ganoon na rin siyang mag-isip dahil na rin sa impluwensya ng kanyang asawa. Isang araw, napagpasyahan ni Laura na bisitahin ang kanyang ina. Ayon sa kanya ay gusto niya sanang humingi ng kaunting tulong upang makabili sila ng sariling bahay o makapagrenta ng mas malaking apartment. Noong marinig ni Cora ang sinabi ni Laura ay nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa gulat. Kaagad siyang tumanggi sa alok nito na ibenta ang bahay. Ma, gusto mo bang mamuhay ang mga apo mo ng miserable habang ikaw ay nagpapasarap dito sa bahay? Naiinis na wika ni Laura sa ina. Pinalaki ko kayong dalawa sa abot ng aking makakaya dahil wala akong asawa na maaasahan. Kung hindi nyo kayang gumawa ng paraan para mapalaki ng maayos ang inyong mga anak, mas mabuti pang huwag na kayong mag-anak. Galit na wika naman ni Cora. Matapos ang usapang iyon ay tumayo na si Laura at padabog na isinara ang pinto bago tuluyang umalis.
Sa kabila ng galit ni Cora sa kanyang anak ay hindi niya naman ito matiis, kaya napagpasyahan niyang ibenta na lamang ang bahay at hatiin ng patas ang pera sa kambal. Masayang tinanggap ni Laura ang pera, habang si Violet naman ay kinukumbinsi ang ina na hindi niya naman iyon kailangan dahil mayroon naman siyang allowance. Gamit ang natitirang pera ay bumili si Cora ng maliit na apartment kung saan siya tumira ng tahimik at mapayapa. Hanggang isang araw, muli na namang nagpakita doon si Laura. Sa pagkakataong ito ay mukhang mahinahon si Laura. May dala pa nga itong mga biskwit at kung ano-ano pang pasalubong. Pero ang dahilan sa likod nito ay lalong ikakagulat ni Cora. Ma, kailangan po namin ng tulong ninyo. Gusto sana naming mangutang pero hindi kami pinayagan ng bangko. Part-time job lang naman ang pinagkakakitaan ko habang si Paul ay nawala ng trabaho. Napagbintangan siyang nagnakaw at hindi namin alam kung papaano papatunayan na hindi siya ang may kasalanan. Papaano ko naman kayo matutulungan? Mahinahong tanong ni Cora. Kukunin ko sana kayo bilang guarantor at itong bahay ninyo ang collateral. Naalala ni Cora na sapat na ang naibigay niyang pera kay Laura. Pero sa kabila nito ay sinubukan niyang makausap si Violet. Hindi tulad ni Laura ay may sarili na itong bahay, nakapagtapos na ng pag-aaral at may maayos na trabaho. Sa katunayan ay abala ito palagi sa trabaho at wala pang planong mag-asawa. Habang si Laura ay palagi pa rin nakaasa sa ina. Yung binigay niyong pera sa amin ma, nagastos namin ni Paul sa bakasyon, tsaka bumili na rin kami ng sasakyan. Siyempre meron pang natira, yung perang yun yung ginamit namin bilang down payment sa apartment. Kaya lamang ay mawawalan iyon ng saysay kung hindi namin mababayaran ang natitirang utang sa mga susunod na buwan. Kaya nakikiusap kami sa inyo na kayo muna yung guarantor para makautang kami. Napabuntong hininga na lamang si Cora. Kahit naiinis ay hindi niya rin matiis ang anak. Naaawa siya rito, gayunpaman ay wala naman siyang magagawa. Sinabi niya ito kay Laura ngunit ayon rito, magkalimutan na sila. Mas mabuting kalimutan na siya ni Cora bilang anak. Tulad ng dati ay nag-walk out na naman ito. Mula noon ay hindi na talaga kinausap ni Laura ang ina. Lumipas ang 15 taon. Nagkaasawa na si Violet. Mayroon na rin siyang mga anak at talaga namang masaya na ang kanyang pamilya. Nagtatrabaho siya sa advertising company kung saan niya nakilala si Thomas. Mabait ito at may kaya sa buhay. Nakabili sila ng malaking bahay sa syudad habang ang kanilang mga anak ay nag-aaral sa private school malapit sa kanila. Mababait ang mga anak ni Violet. Madalas rin silang bumisita kay Cora lalo na tuwing may okasyon. 2 linggo na lamang ay magbe-birthday na si Cora at plano niyang i-celebrate ito kasama ang pamilya. Subalit, isang araw bago ang selebrasyon, tumawag si Violet at sinabing hindi sila makakapunta dahil mayroon siyang dapat asikasuhin sa trabaho. Nalungkot si Cora sa balitang ito, lalo na't matagal niyang hinintay ang araw na iyon. Ayaw niya sanang i-celebrate ang birthday ng mag-isa. Marahan niyang kinuha ang isang picture frame sa mesa. Larawan iyon ng kambal noong maliliit pa ang mga ito. Muli, sumagi sa isip niya si Laura. Maraming taon na ang lumipas mula nang huli silang magkita. Noon ay gusto niya sana itong kausapin para magkabati na sila. Pero hindi nito sinasagot ang kanyang mga tawag. Kaunting impormasyon na lamang ang alam niya kung ano ang nangyayari dito. Mga bagay na naririnig niya mula sa ibang mga kakilala na nakakasalamuha ni Laura. Sa araw ng kaarawan ni Cora, napanaginipan niya ang mga panahong kasama niya pa ang kambal na anak. Pagkagising na pagkagising ni Cora ay determinado siyang muling gumawa ng paraan upang magkabati na silang mag-ina. Iimbitahan niya si Laura na i-celebrate ang kanyang birthday. Kahit mahirap para kay Cora, inakyat niya ang 5 palapag, marating lamang ang apartment nito. Huminga muna siya ng malalim bago pindutin ang doorbell. Ilang sandali pa ay binuksan ito ni Paul. Mukhang pagod na pagod ito at inaantok. Binati niya ito bago tanungin kung nasaan si Laura. Napatitig na lamang si Paul sa biyanan. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa bago sumagot. Ayon sa kanya, nasa trabaho pa si Laura. Birthday ko kasi ngayon. Iniisip ko baka pwedeng pumunta kayo sa bahay mamayang gabi. Mahinang sambit ni Cora.
Sige, sasabihin ko kay Laura na dumaan kayo rito. Pero sa tingin ko ay hindi siya papayag, sagot ni Paul bago kumamot sa ulo. Ni hindi man lang niya inalok na pumasok ang biyanan sa loob ng bahay. Mga anong oras kaya siya makakauwi mula sa trabaho? Pwede ko ba siyang hintayin na lamang? Gusto ko sana na ako mismo ang kumausap sa kanya. Pagbabaka sakali ni Cora. Siguradong malilate siyang umuwi ngayon. Isa pa ay kailangan ko na ring umalis dahil may trabaho pa ako. Siya nga pala, happy birthday po sa inyo, wika ni Paul bago isinara ang pinto. Hindi na nito hinintay pang makasagot ang biyanan. Habang naglalakad pa uwi ay hindi napigilan ni Cora ang umiyak. Hindi niya alam kung bakit ganoon na lamang siyang tratuhin ng kanyang anak at biyanan, samantalang sinubukan niya namang maging mabuting magulang sa mga ito. Umiiyak pa rin si Cora hanggang makauwi ng bahay. Pagbukas niya ng pinto ay biglang nag-iba ang reaksyon sa kanyang mukha. Pagbukas niya ng ilaw ay naroon ang kanyang mga kamag-anak at malalapit na kaibigan. Gulat na gulat si Cora. Lalo siyang napaiyak pero sa mga oras na iyon ay may ngiti na sa kanyang mga labi. Maraming lobo, pagkain at masaya ang mga taong naroon. May hawak si Violet na isang bouquet ng mga bulaklak, habang si Thomas naman ay may dalang cake. Sabay-sabay silang sumigaw ng happy birthday. Kaagad siyang niyakap ng kanyang mga apo. Niyakap niya rin ang mga ito at sabay-sabay silang naupo sa mesa habang pinagsasaluhan ang mga pagkain. Masayang iniabot ni Violet at Thomas ang kanilang regalo, isang coffee machine at gift voucher para magamit niya sa pagsushopping. Matatapos na ang araw na iyon pero sa kabila ng saya ay may lungkot pa rin sa dibdib ni Cora. Alam niyang mahal na mahal siya ni Violet at hindi siya pababayaan ito. Masinsinan niya rin itong kinausap at ipinagtapat ang tungkol kay Laura. Ma, huwag mong sisihin ang sarili mo. Ginawa mo naman ang lahat para sa kanya. Naaalala ko pa kung papaano mo tipirin ang iyong sarili para lamang maibigay ang mga pangangailangan namin, pati na rin ang mga luho ni Laura. Kung hindi niya yun a-appreciate ay kasalanan niya na yun. Para sa akin ay ikaw ang the best mother sa buong mundo. Habang pinagmamasdan ni Cora ang anak ay hindi niya maiwasang mapaluha sa mga sinasabi nito. Noong mga sandaling iyon, alam ni Cora sa kanyang sarili na marahil ay ilang taon na lamang ang natitira sa kanya. Kaya naman, napagpasyahan niyang sabihin kay Violet ang sekreto na matagal niya nang itinatago. Violet anak, mayroon akong sasabihin sa'yo. Maraming taon na ang nakakaraan ay nagsilang ako ng isang batang babae. Nakahiga ako noon sa aking kama nang marinig ko ang isang sanggol sa kabilang kwarto. Nang silipin ko iyon ay nakita ko ang isang sanggol na babae. Nilapitan ko ito at saka binuhat. Tumahan sa pag-iyak ang sanggol. Napakaliit niya. Sinubukan kong tawagin ang nurse para tulungan niya akong hanapin ang nanay ng bata. Pero natuklasan namin na tumakas pala ito. Umalis siya ng ospital upang takasan ang responsibilidad. Dadalhin sana nila ang sanggol sa bahay ampunan. Tahimik na nakikinig si Violet sa kwento ng kanyang ina. Alam niya na kung saan papunta ang usapang iyon pero hindi niya magawang magsalita. Palagi kong binibisita ang bata sa ospital hanggang sa madischarge na nga ito. Ako ang nagpapadedi sa kanya dahil marami akong gatas. At sa huli ay napamahal na ako sa sanggol na iyon. Minahal ko siya na parang tunay kong anak. Kinumbinsi ko ang doktor na kung maaari ay ako na ang magpalaki sa bata at ilagay na lamang sa dokumento na kambal ang sanggol na isinilang ko. Lumuhod pa ako sa harap ng doktor para lamang mapapayag ko sila. Sa huli ay nagtagumpay naman ako. Pumayag sila sa hiling ko. Tiningnan ni Cora si Violet sa mga mata habang unti-unting pumapatak ang kanyang mga luha. Buong buhay ko, palagi kong naitatanong sa aking sarili. Papaanong ang sarili kong anak na si Laura ay ganoon ang pag-uugali sa akin habang ikaw ay palaging nandyan para damayan ako? Patawarin mo ako, Violet. Gusto kong malaman mo ang totoo. Mahal na mahal kita at hindi magbabago yon. Una pa lang kitang nakita ay alam kong mabuti kang tao. Napaiyak si Violet. Niyakap niya ang ina sabay sabing, Ma,
Mahal na mahal kita at hindi rin magbabago ang pagmamahal ko sa'yo. Maraming maraming salamat sa lahat ng sakripisyo mo para sa akin. Maraming salamat sa pagligtas mo sa buhay ko. Tinanggap mo ako ng buong puso. Mahal na mahal kita. Noong gabing iyon ay masayang masaya si Cora. Sa wakas, nasabi niya na rin kay Violet ang gusto niyang sabihin noon pa man. Sa wakas, nagkaroon siya ng lakas ng loob na ipagtapat ito. Masaya siya pero sa kabila nito ay umaasa pa rin si Cora na sana ay dumating ang araw na muli niyang makita at makausap si Laura. Kahit man lang isang araw bago siya mawala sa mundong ito. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.